What's up sa inyo mga katropa? Kamusta kayo? At kamusta naman ako? You know, so ngayon for today's video ay maganda na naman po yung pag-uusapan natin at meron na naman po tayong good news para dito kay Hamster Combat dahil kung mapapansin po natin, finally halos lahat ng mga crypto exchanges na nandun sa possible partnership nila sa mga tina-target nilang crypto exchanges ay nandun na po, naka-pre-market na po doon yung mismong token natin na si Hamster Combat, okay? So before natin pag-usapan yan ay i-discuss din natin itong naging post ni Hamster Combat dito sa kanilang Twitter or sa X account nila na kung saan about po yan sa question nila sa season 2 kung ano nga ba yung ina-expect natin at medyo maraming na-curious at maraming na-disappoint dahil nga ang sabi nila ay wala na daw airdrop sa season 1, so nag-assume sila na ganon at pag-uusapan rin po natin yan, okay? So before tayo pumunta sa topic natin ngayong araw na to ay syempre congratulations muna sa napili natin na mabibigyan ng libreng gaspi. Ayan, nandiyan po yan. Congratulations po sa iyo. Maraming maraming salamat sa walang sawang pagsuporta, pag-abang ng mga videos natin. Naka-subscribe ka, lagi ka na na-notify. At ngayon, simulan na po natin. Okay guys? So syempre, unahin na natin tong post dito sa Twitter or sa X account mismo ni Hamster Combat. Okay guys? O ito guys is the legit and official Hamster Combat na Twitter nila. So mababasa yun dyan. Well, hello there. It's been a while. Ang question nila, what do you think Season 2 is going to be about? Any guesses? So dito guys, nakita ko sa Facebook, nakita ko sa YouTube, and also nakita ko dito sa Twitter na maraming nag-reshare nito, na kung saan nag-repost nito, na ang sabi nila ay scam na nga daw si Hamster Combat dahil wala pa nga daw Season 1 na airdrop ay pinag-uusapan na yung Season 2. So dito naman guys, hindi natin may iwasan na may mga ganong opinion since sa kanila naman galing yon. Pero for me, ang assumption ko naman dito or parang nakikita ko lang based on my opinion ay tinatalong lang naman nila kung ano yung magiging assumption natin or ano yung ina-expect natin na mangyayari sa season 2, okay? So syempre, given na sila yung pinaka parang fastest growing at sobrang dami talaga mga players, syempre meron mga adjustments and meron mga changes na mangyayari dyan katulad na rin po sa season 1 airdrop, okay? So nabanggit nila rin guys na meron nga silang plano sa kanilang balikan natin yung roadmap nila. Yan. So mamaya pag-uusapan din natin yung price, yan, mga updated price dito sa mga exchanges. Pero before that, pag-usapan natin yung roadmap nila before the airdrop distribution and TGE ay nandito muna yung dalawa pang pagdadaan natin o tatlo, implementing tech for the largest airdrop, yung airdrop task yung iniintay din natin, and also the gaming platform launch na nangyayari nangyayari po ngayon paunti-unti, okay? So dito guys, kung babalikan natin yung post, ang opinion ko lang dito ay itinatanong lang naman sa community for participation na ano nga ba yung in-expect na mga players nila given na marami talagang naglalaro at interesado at nagpa-participate dito kay Hamster Combat, okay? It doesn't mean na mag-airdrop agad sila, ay wala nang airdrop sa season 1 dahil nga sa post nila na ito, okay guys? Again and again and again, sa mga gaitong mga top to earn or play to earn na libre lang naman, di ba? Kahit alam naman natin may mga bagong update, sa mga gaito guys, patience is a virtue. So matira matibay tayo dito, okay? So dito guys, balik tayo dito sa website nila na kung saan makikita natin dito yung mga logo ng mga crypto exchanges na possible malist doon in the future si Hamster Combat. Nandiyan si Binance, OKX, Bybit, Gate.io, at marami pang iba, okay? So dito guys, lahat ng yan kung i-check natin ay halos lahat po sila ay nag-pre-market na ng Hamster Combat token. So good news po iyon para sa ating mga players dahil gumagalaw na po yung mismong token. So meron tayong mga update dyan regarding po sa listing in the future, okay? So dito guys, example na lang sa platform na kung saan meron mga balita about sa mga crypto projects, nandito po si CoinGecko, okay? So dito refresh lang po natin. So ngayon nasa 12.53 yan. So mamaya pag refresh niyan, for sure nagbabago-bago po yan. Kanina pag check ko nasa 13 pesos, bumaba na naman ng 12.53, then mamaya siguro babalik yan. So again and again and again and again, kung ganito lang po yung price ng token ay okay na po tayo dito, okay? So balikan naman natin si Bybit. Yan, naka-pre-market na rin po dito si Bybit kung makikita nyo. Yan, si OKX nandito na rin po. Halos lahat guys, si Gate.io, check natin si Gate.io. Yan, so meron na rin silang last price dito sa 0.24, okay?
Kay KuCoin naman, may kita natin dito is nasa 0.234 USDT yung kanilang last traded price. Okay, so marami nang bumibili dyan guys. At kung mapapansin nyo ay maramihan po yung binibili dyan, bulk, hindi po konti-konti. Okay, so for example, hindi lang 5 token, di ba? Dyan talaga is hundreds talaga yung pinag-uusapan po dyan. Okay, so may kita nyo ang value ay nabili nila yung for pre-market. Sa pre-sale is 0.23 USDT, okay, yung kada token. At ngayon naman po, ipag-usapan naman natin yung mga problems and issues and concerns na pinadala sa atin ng mga kapwa natin naglalaro ng Hamster Combat na kung saan naka-experience sila ng verification. May kita nyo dyan guys, parang human verification po yan, kailangan nilang pagdaanan yan before sila makalagin. So dito guys, ang iniisip ko, hindi naman lahat ng players ay naka-experience nito. So verify you are human by completing the action below. So dito guys, hindi ko lang sure kung sa device lang ba ito, kung pare-pares ba kayo ng gamit na device. I mean, yung mga naka-experience nito, for example, nakagayitong device, lahat ng mga nakagayitong device ay ito lang po yung na-experience, okay? Kasi based on my experience, wala naman akong na-encounter na ganito, and also the other players, okay? So wag muna kayong kabahan guys, dahil okay lang yan as long na nakapag-grind kayo at nakapasok kayo sa mismong game, wala pong problema doon, okay? So yun guys, ngayon sagutin natin yung tanong ni Hamster Combat regarding po dito sa question nila. Kung ikaw mismo yung tatanungin ko, ano nga ba yung ine-expect mo at ine-expect natin na mangyayari sa Season 2 given na nagpahiwatig na sila na marapit na yung listing nitong Hamster Combat, and also malapit na yung airdrop, and also malapit na talaga matapos yung Season 1, okay? So for sure na kumakalap sila dyan ng mga idea or expectations or assumptions natin, kaya sila nag-post ng ganito. Pero again, nakadepende na po sa inyo yan kung magpapatuloy kayo sa pag-grind dito kay Hamster Combat. Pero ako po ay tutuloy po ako dahil marami na akong clue and idea na lalaman dito kay Hamster Combat. And syempre wala naman ako nilalabas na pera, kaya okay lang naman, okay? So again guys, maraming salamat sa pagsuporta. Congratulations nga pala sa nanalo ng palibreng Gaspi. Hanggang dito na lang po muna, and peace, one love.